nakasunod ka namin, tinatawagan sa ngalan ng Ama namin banal. Sa kalooban namin ay pabanalin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukukok upang sa lumahing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumakit sa Orib na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yugit at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka! At tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumalpok ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidla, ngunit wala rin sa kidla ang Panginoon. Pagkalipas ng kidla, narinig niya ang isang manayang datinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balaban ang kanyang mukha at nakintay sa bunganga ng yugib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking narinig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya'y magiging mayama. Kung mapagsisisi at inababalik sa gawang masama, ay magpaparanas sa pangalan niya'y kanyang iligtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang pagdina. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaumpan ng kapayapaan at patwiran ng masasamang ganap. Sa balat ng lupay, bawang naghahari, iyaong pagtatakas, at ang katarungan naman maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawin maunlad ng Panginoon, Diyos mong ating buhay. Ang mga kaalaman sa ating mga lupain ay kahama. Kaharapan niya ang isang mag-aari, kawang katarunan, magiging payagat, susunod ang magla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
sasabihin ko ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaranda ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa't mamamakamisip kung ako'y sumpahin at nawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at tinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tandaan ng nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan ng pinapupurihan magpakailanman. Salamat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit ka nagalit lamang? Pagkasagay nila sa bangka,
at sinambani siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos. Sabi niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo. Kanina bago mag-isa sa piyesta ko, sabi sa akin, sabi, Father, kanina may aftershock. Naramdaman ba ninyo? Sabi ko nga ay hindi ko nga naramdaman yung kaninang hapon. Marami natatakot. Marami natatakot sapagkat alam naman natin ang nakakabinsa ng epekto ng dito. Tayo ay nasa malapit tayo. Malapit tayo sa West Bangko. Yan ay mga tao. Yung iba, konting ambon na, matatakot na. Hindi ako misa kapag nag-uulan, ang konting anong sisimba. No? Hindi ko alam kung bakit. Siguro natatakot na ba sa akin. Bahagi yun ako sa limang ikaw natin. Maraming tayong tao yung sa mga extremists, fundamentalists, yung mga kapatid natin na nakaranas sa Marawi na hanggang ngayon ay hindi pa matapos-tapos na conflict. Bahagi yun ako sa dahil dinaranas namin sa daigdig na ito. Hindi pa natatakot. Natatakot na baka sila isunod. Napatayin. May mga kapatid din tayo. May iba't ibang tao. Noong nakaraang linggo, apat na sasakyan ang nablisan ko. Sabi ko, bakit lang, marami ata kayong buhibili yun ang sasakyan. Father, kasi mag-excise tax. Lalaki daw lalo ang amount ng sasakyan. Sabi pa nga, may halos kalahati o mahigit sa kalahati na kasalukuyang presyo. Pero hindi pa naman batas. Pero natatakot na sila kapag sinampay yung batas. Marami pa ako. No? Marami pa ako kasi darating na mga batas. Yung sa additional na tax sa mga matatamis, sa maaala, yung additional tax sa gasolina. Marami tayo ngayong kinakatakutan. Bakit yun ako sana yung Panginoon natin na ipinapangayang niya sa sila. Kukusin ko yung tatlong pangungusap. Anong sabi ni Jesus? Take courage. It is me. Do not be afraid. Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. At makita ko natin na kabaligtaran ang nararanasan natin sa ating kapanahonan. Ano yung panayan na ipinabahagi sa ating ang umigabal para po sa ating pag-inilay? Sunin ko ito. Una, huwag namin kalimutan ang realidad ng buhay. Realidad ng buhay. Pinamahalala sa atin ngayon sa Ebanghelyo na ito
ang realidad ng buhay. Kasi makakala natin, tayo ay nasa Panginoon na hindi na namin mararanasan ang mga takot na ito. Makakala natin, dahil tayo nasa Panginoon na exempted na tayo sa hirap na daranasin natin. Kaya po kung isa ng kahita po natin, no? Ay lalo-lalo na ako, kasi kung po yung generasyon ngayon, lalo tayo ngayon ay isang generasyon natin. We are shielding the new young generation from the reality of life. Ano ibig sabihin? Pumahawi. Sinasagaw natin yung mga pang-realidad ng buhay. Hindi na ba alam kung mahirapan kung lang yung aming pamilya? Hindi na ba alam kung mahirapan? Huwag lang yung aming anak. Hindi. Pinapahalaga sa atin ang punong pinapahalalim. May realidad ng buhay. Buhay ito. Buhay ito. Tayo ay humihinga. Ay tayo daigdig humihinga. At kapag humihinga ang daigdig, kumagalaw ang daigdig. Kaya meron tayong lindol. Meron tayong bagyo. Bagyo yun. Hindi hukla. Kasi buhay. Buhay. Gumagalaw. Hindi yung stable. Kasi buhay tayo din ang realidad ng buhay. Bahagi yun ang kung saan ay pinahalata rin sa atin ang buong mikapal. Na hindi naulugan na tayo na sa Panginoon ay itatransfer na tayo sa ibang mundo, which is still the same earth o mundo na ating ginagalawan. Nandiyan pa rin yan. At yung tusing ako ay pinamamanig sa atin ang buhay. Kaya sinabi, huwag kayong matakot. Ay isang pamamaraan para natin maintindihan na huwag tayong matakot ay we have to accept this. These are realities of lives. Of life. Ito yung mga realidad ng buhay na kinakailangan natin tahakin sa daigdig na ito. Sa paglalayan, meron tayong nakikita ng mga multo. At kuminsan nga po ay yung ibang multo na nakikita natin niya din. Kuminsan ay sarili mismo natin gawa. Pero maagi o, pero huwag namin tingnan yung multo. Alin yung anong kita po natin? Malalakas na hangin. Malalakas na hangin. Kaya po nung si Jesus ay nakita ni Pedro na naglalakad sa dagat, sa dawa, anong sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo na ako ay maglakad sa tubig. Diyan siya ni Jesus na maglakad sa tubig at inayaan rin ni Jesus na rin na may makitang malakas na hangin. So yun po naman yung makita po natin na yung realidad ng buhay. Nandiyan palagi yung hamon at kung tawagin po natin ay mga threats na kinakailangan natin harapin sa daigdig na ito. There is always danger. Wala pa po yung pagsunod natin sa Panginoon Jesucristo. Nababawasan natin yung mga kung tawagin po natin yung mga unnecessary suffering. Mabait ka, ay hindi ka palagi nang ipag-away sa iyong kapitbahay. So, less stress. Pero tinawag ka na rin. Hindi ka nadaranas na ikaw ay hawain ng kapitbahay. It might be lesson. Pero kinakailangan i-arap natin yung aming sarili. At sabi ko nga, kinakailangan din, lalang-lalang sa mga magulang natin, na turuan natin ng kasalukuyang generasyon na harapin ang realidad ng buhay
Huwag nating itago. At baka akala nila ay hindi na nila makikita ang danger nito. Kaya sabi ko nga, kahit na yung insurance, kahit na yung mga insurance ngayon, bumabagsak, insurance na yun. Kaya sabi ko na, insured ka, pero kahit na ngayon, yung mga insurance company, bumabagsak din. Huwag natin kalimutan na mayroong bahaging nakaaba na pangalan sa pagtahak natin sa daigdig na ito. At ang pagdating ni Jesus ay hindi niya inalis ang mga bagay na ito. Hindi sinabi na hindi na kayo magkakaroon ng problema sa tinatahak ng paglandas. Hindi. Anong sabi niya sa atin? Huwag kayong matakot. Hindi ko sinabi na aalisin ko ang inyong dahilan ng inyong pagkatakot. No. Ang sabi ni Jesus ay huwag kayong matakot. Pero yun ang makita ko naman, yung realidad ng buhay. At ang realidad ng buhay rin, may palaging merong hamon na maaaring maging dahilan para ikaw ay matakot. At sigurado rin po dumarating din sa ating buhay na tayo ay nakatakot at nag-aalit lang. Bahagi yun lang kung saan ay malamit. Ito, pasensya na kayo at yung ating flooring ay inaayos. Ay, sabi ko nga, ay, ako mismo ay natatakot. Hindi ko akalaki na ganun kalaki yung huni natin. Akala ko, okay na yung ating amount. Pero bahagi na. Bahagi yun ako sa atin na kailangan natin naranasan niya. Pangalawa, God's assurance. Ano kayo ng assurance ng Diyos? Ano kaya ng assurance yung binibigay niyo sa atin? Sabi mo, Father, hindi na mag-inassure ng Diyos na hindi na kayo naranas ng malakas na hangin. Hindi na assurance yung binibigay ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na hindi na kayo magkakaroon ng problema. Hindi sinabi ng Diyos na kung magsumapalataya kayo, hindi na kayo lilituloy. Hindi sinabi ng Diyos na gawa na yung pananalig sa Kanya, hindi na kayong magkakasabi. Hindi na yung pinangako ng Diyos. Ano yung pinangako niya? Babalik ulit tayo yung kanyang assurance. Ano yung higit na assurance niya? Muling babalikan namin yung kanyang pinangako sa ascension. Ano yun? I will be with you till the end of time. Ako'y palagi kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Ginawa makita ko natin an assurance of God's presence. Yun na ang inassure ng Diyos na siya ay kasama natin. Ang sabi namin ng problema ay paano ko malalaman na ang Diyos ang kasama ko. Kaya masabi ko, dahil naman mo, masanay tayo. Masanay tayo na kasama ang Diyos kasi kapag hindi tayo nasanay kung kasama ang Diyos, baka hindi natin malaman kung ito ay pag-virus ng Diyos. Yung napakalaga po, yung pagtuto namin sa aming obligasyon ng pagsimba, pag-araw na nito, panalangin, yung kung ating pagkatapos sa banal sa sakramento sa aming kapag-araw ng Huwebes. Kasi bakit? Kasi sabi niya, paano malalaman ang presensya ng Diyos if you have never encountered Him? So, yun na kailangan para talaga masabi namin na sa Diyos ito. Kinakailangan natin. Kinakailangan natin ang encounter with God. Nakita ko lang yun sa unang pagbasa sa ikalawang aklat ng mga hari. Nakita ni Elias na rin ang presensya ng Diyos. Hindi sa ingay. Ngunit sa magiging katahimikan. Bakit? Kasi sanay siya kasama ang Diyos. Kaya huwag namin kalimutan, ano yun yung ipinangako ng mga kapal. Kaya ako sabi nga, ako ito. We have to recognize God
hindi lang sa panahon ng sakuna, hindi lang sa panahon ng extraordinary events. Pinakailangan makita namin yung presensya ng Diyos maging bahagi ng aming paghinga na makilala natin ang Diyos. Kasi nang kadominasyon eh, ay may big video, tell tayo about time, pero sabi ngayon, nakikilala ba natin ang Diyos? Tayo, matulad din tayo ni San Pedro. Anong sabi ni San Pedro? Panginoon, magdududa tayo. Anong sabi ni San Pedro? Panginoon, kung talagang ikaw yan, palakarin mo ako sa tubig. Yun ang sabi ni San Pedro. Kung talagang ikaw yan, palakarin mo ako sa tubig. Nagdududa tayo kung minsan kung ang talagang presensya ng Diyos ay ito. Kasi nga, siguro, sapagkat may maraming mga pagkataon na hindi natin nakikita yung kanyang presensya, we fail to recognize God. We fail to recognize God. Kung minsan sabi na, ano nire-recognize natin? Na-recognize natin yung ama. Ang sinasabi ni Jesus, well, tama lamang na ma-recognize ninyo ang amo. But you have to recognize it. Nasaan ako? Nasaan ako sa gitna ng mga hamon? Nandiyan ba ako? Kasama ko ba ako? Tinutubad ko ba yung pangako ko? That I will be with you till the end of time. Nakikita ko ba ako? Tinititigan ko ba ako? So, marami na kung sa yung mahalaga, kinakailangan natin makilala ang Diyos. Kasi, yun lang ang assurance niya. Yun lang ang assurance na binibigay niya sa atin. At maliwanag natin, kahit na anong bagyo, huwag tayong mag-alala. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Hawak ako ng Diyos. Hawak ako ng Diyos. Kailan kung isang nakakulat ni San Pedro, tayo ay umimitin sa pag-ahawak natin sa Diyos. Pero huwag namin kalimutan na alin. Alam kung isang kapakit tayo umimitin, no? Kasi isang bahagi ng paninili alin. Kung isang yung kaisipan natin sa pag-ugnayan sa Diyos ay alin. Siguro kaya nangyayari sa akin ito, ano? Ang palagang talagang yung isip sa kanya, pinarurusahan ako ng Diyos. Ganun yung mentality natin. Mali. Mali, bakit? Kasi hindi yun ang sa isip ng Diyos. Hindi yun ang isip ng Diyos. God find no joy in punishing us. Hindi kagalakan ng Diyos na tayo ay pahirapan. Ano yung kanyang pagkaraming hindi yung panganto? Para tayo ay tunay na magkamit ng kaligtasan. Pag natin kalimutan, nasa lumang tipad ang ganagasin ng kaisipan, kaya tayo nagdaranas ng kahirapan at pinalungusahan tayo ng Diyos. Hindi. Sabi ko, bahagi ito ng buhay ng first premise. So, pero bakit na kung sa pagkita natin na ma-recognize natin yung kanyang presensya? Kasi bakit? Sapagkat ito yung pamaraan na ipakita niya tayo sa atin alin na minamahal niya tayo. Hindi niya tayo iiwanan. Kahit na katulad ni San Pedro na alin, alam niyo, bago mo pang lakad si Jesus sa tubig, meron pang isang ipala bago ito. Hindi ko sinabi rito, no? Kasi isang bahagi ng Ibanghelyo. Ano yung himala? Yung himala po nito ay yung multiplication of loaves. Pagkamarami ng tinapay. Nakalimutan natin ng mga lagat, kasama niya ang mga lagat. Kapapami niya paramihin ang tinapay at limang tinapay at dalawang isda. Lalo tayo si Pedro. Pero, ano? Ganun tayo pamahal ng Diyos kahit na sa gitna ng kahinaan sa gitna ng ating pagiging maliliputin. Anong sabi ni Jesus? Ay,
bahagi na kung saan alin. Kaya nga, anong nakita natin nung si Pedro ay dumalakad sa tubig, nakita nga may malakas na hangin. Kaya anong kinangyari kay Pedro? Unti-unti siya umubog. Bakit? Siya ang nawala ng tiwala sa Diyos. Anong sabi ni Jesus? O kailin ng iyong pananaw. Pero hindi pa rin pinabayaran ng Diyos kahit na maliit yung aking pananalig, kahit na yung maliit yung pananalig niya kay Pedro, kahit na sa gina ng aming kahinaan at kasalanan, anong ginawa mo rin ng Diyos? Inabot ang kanyang kamay. Iniahon siya sa kanyang pagkalubog. Yun ang mga aming kailinwalimutan. Ang Diyos ay palaging gumagaawon sa aming pagkalubog. It will never be the intention of God na tayo ay palubugin. Ano? Ang palaging intention ng Diyos ay tayo ay anguin. Kasi yung kanyang dahilan, hindi na kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kung sabi ko, bakit? Kasi tayo nililigtas ng Diyos, tayo ay piniling bayan ng Diyos. Gawa ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya hindi ko nawala kung makita po natin kalimitan sa ating kaisipan. At ito yung bahagi ng aking paninilay na iwanan po natin para po sabihin ko ito. Una, pinapaalala sa atin ang kong megabaro na ito yung realidad ng buhay. Pero pangalawa, ay pinatitipan niya yung kanyang assurance, yung kanyang pangako na rin, hindi niya tayo iiwanan. At pangako, kahit nasa gina ng aming kakulangan at kahinaan, nais ng Diyos na tayo iawon sa ating kababayuan, kahit na nakalubog tayo sa ating kasalanan at kakulangan. Sumasama pa na tayo ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa inagawa ng damit at buwa. Sumasama pa na tayo ako sa Espiritu Santo sa Diyos. Panginoon natin ako, nagdadawang tao sa salamat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Pere. Ipinagbaw sa akin ang Diyos sa ila. Pinako sa Diyos sa matay ng pagbibig. Hanawa ko sa noon ng mga iwa. Na may katumaraw na buhay ng mabuhin. Umayon sa lahat. Nalulog sa kaya ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Noon ay nangunan pa rin ito at umubang mo sa nabubuhay ng yamanay ng tao. Sumasang pala tayo ng mga Diyos sa Diyos at Espiritu Santo sa banal na simbahan Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kabaturan ng mga kasalanan, sa pagabuhay ng marino ng mga tao at sa buhay na walang karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mga bagong Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Ama,
Panginoon, tulungan mo kami. Ama, kapatid, hindi pinabayaan paluhan na Yesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral sa salita ng Diyos, madalangin ka. Panginoon, tulungan mo kami. Ama, mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamaknaan upang makilala kayo sa gitna ng Diyos at mga pagsubok sa buhay, manalangin ka. Panginoon, tulungan mo kami. Ama, mapagkala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at ihahapin sila sa anumang Panginoon, tulungan mo kami. Ama, mapagpalingga, dudutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa namin may sakit, nagugutom at inaapi, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga utos, ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sa gibin, natulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Iniling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo na bubuhay at nag-aari kasama mo at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan ng
ipinamagandang loob mo ibigay sa amin upang mayayari siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami lubusin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Sa Diyos ang inyong puso at iwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Maraming pagpapangyarihan kuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan kamatayan ng aming pasanin ay binabalikan niya upang kami palayain at mahamog sa iyong piniklik. Siya ang nagtangal sa amin bilang bibig hiniram pari at narinigkod sa iyong kamahalan. Mula sa biniman kami iyong tinawag upang pangasapin sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkulin ang lahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga angel, sisihawin ng mabuhi sa iyo ng walang pahin sa kalamutan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.